time mo siya. Magaling, nakaisip niya. Oh. Madali rin kaya buksan niyan. Walang butiki sa freezer dyan. Ito naman iniisip mo, ginagawa walang parang labintador at palaka. Ginagawa parang Hong Thai bus yung bus na yun. May freezer din sa loob nun. Meron sigurado ko rin. Mga freezer na siya. I-freezer mo butiki. Pero masubukan nga yun, pare, yung butiki. Hindi ko nasubukan yun eh. Hindi, makakuha niyo. Wala ka ng excuse, Mark, at matanda ka overnight. Na. Ilagay mo ng alas 6 ng gabi, bukas mo kunin alas 11. Tapos medyo ilagay mo sa number 6 yung rep. Tapos pag matigas na, basag. Basag yung pag binagsak mo na gano'n. O sabagay, yung ano yun, hindi ba yung buntot nun, pag inalis mo, tutubo ulit. Tumatakbo yung ano, buntot na lang natitira. Patnubay po na magulang ang kinakailangan habang kayo po nakikinig kay Martin ng Donaro. Ang problema kasi pare, wala na atang butiki sa Maynila eh. Ah? Meron pa, meron pa. Meron ba? Meron pa. Mga lumang bahay. Okay, meron pa. Actually, huwag kayong ganyan. Friendly sa atin ang butiki ngayon dahil uso ang dengue. At pwede tayong masave ng mga butiki dahil kumakain sila ng mga lamok. Sana yung ipis na lang kumain ng lamok, no? Mas maraming ipis eh. Diba? Hindi dadami sila. Oo, ang dami-dami ipis. Nagkalang. Ay, susunod po ang talo panalo. Maling pagkanta sa pambansang awit. Paparusahan raw. Bago tayo magtalo sa talo o panalo, panuurin muna natin ang Buena Mano ni Makata sa umagang ito gamit ng News 5 Live Pack. Good morning, Makata! Wow! Kalahating taon na po ang programang Sa Pool kasama si Daddy Erwin, Sean Martin, Lord at Makatang Cool na Cool. Ang balitang presyo ng palengke, traffic na buhol-buhol bago pumasok sa opisina at saka po sa school. Siyempre po ngayon, dati po mga sariwa. Eh ngayon po, para po sa mga naku po, sa mga nanay, sa mga misis na daing ng daing at parang natutuyo na daw po sa problema, ay eto naman po ang ating pepresyohan ngayong umaga. At atin po munang makakasama ang bonggang-bongga pong tindera. Nayaliga po rito! Nako, nakakalakad pa ho ba kayo? Ito po ang pangalan po niya ay si Aling Rosalinda Lanusa. Parang C5 Lanusa lang. Maganda pong umaga. Kumusta ang bentahan dito sa Mega Q-Mart? Okay lang naman. Dahil ho, daing at tuyo itong pepresyo ko eh. Napapansin ko sa inyo, mukhang tuyo na rin ho ang inyong pawis sa pagod. pero ito ho ba eh, masarap kainin? Aba, masarap yan. Lalo na pag umaga. Kasing sarap niyo po. Ay, siyempre. Wow, okay po. At ito na po atin ang presyohan. Ito po ay para po sa mga nagmamahalan, katulad ng bigas, gasolina, asukal, at karneng ulam. Ito na po ang hipon. 300 po ang presyo ng kilo. Ang dolong na dilis, 240. Ang small na dilis, 200. Ang danggit, akin na pong mababanggit, 480 po ang kilo. Ang galunggong, sa mga nagtatanong, 140. Ang salinas, hindi kumukupas, 160. Ang kilo. Ang bisugo, go, 160. Salay-salay, isasay-say, 140. Ang dalagang bukid na nasa syudad, 140. Ang hasa-hasa, 140. Ang sapsap, 140. Labahita, 160. Hasa-hasang buo na tuyo, 120. At ang lapad, pagkasarap-sarap, parang lumilipad, 160 ang kilo. Inyo na pong tikman. Ito pa rin po ang inyong kasamang si makatatawanan. Saan mang kalugaran, kapaligiran, may makakasamahan, mapasariwa o tuyuman. Ang makatanggol-ekol, dito lamang sa Sapul! Ganda na. Oy, 42 minutes after 5 a.m. Talo, panalo po muna tayo. Warning sa mga mahilig bumirit ng sarili nilang versyon ng lupang hinirang. Aprobado na sa Kamara ang panukalang batas na nagpapataw ng parusa sa maling pagkanta ng ating pambansang awit. Sino-sino ang masasapul ng batas na ito? Narito ang report ni Ronnie Azurin. Ito ang narinig nating tuwing flag ceremony at tuwing may laban si Congressman Manny Pacquiao, mga singers, artista, estudyante at iba pang nilalang na nagbibigay pugay sa ating bandila. May iba tama ang tono at meron ding sintonado. Meron kumpleto ang lyrics at meron ding gumagawa ng kanilang sariling lyrics. Ngunit ito ay magbabago na matapos aprobahan sa third and final reading sa Kamara ang panukalang batas na gawing criminal offense ang hindi tamang pagkanta ng national anthem o ang lupang hinirang.
Sa House Bill No. 465 o an act prescribing the code of the national flag anthem, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices of the Philippines, papatawan ng multa ng 100,000 piso at 2 taong pagkakakulong sa sinumang magkamali sa pag-awit ng lupang hinirang. Kasama rin sa panukala ang paalalang dapat tumayo ng maayos ang sinuman kapag tinutugtog ang anthem lalo na sa mga sinihan. Hati naman ang reaksyon ng ating mga kababayan sa panukalang ito. Tama naman po yun siguro. Kasi parang respeto na rin po sa bansa natin yun. Ang ano yun na lang, pag-awitin na lang, na kung na nahuli. Pag-awitin na lang, wag nang yung pagka nahuli, kukulong na. Kasi as Filipino, dapat naman kailangan alam natin kung paano kantahin yung ating pamansang awit. Parang hindi naman eh, kasi usually sa mga pag nag-flag ceremony lang talaga kinakanta yun, hindi naman lagi araw-araw mo ginagamit kinakanta yung lupang hinirang. So parang hindi siya ano practical. Magandang balita naman ito para sa National Historical Institute. Ayon kay Teddy Atienza ng NHI, dati ay 5,000 piso hanggang 20,000 pisong lamang ang multa sa mga pilit na binibirit ang lupang hinirang. Ngayon ay malamang na maiwasan na ito dahil sa laki ng multa. Sa tulong ng DepEd, dililibot ng NHI ang buong bansa upang maituro sa mga estudyante ang tamang pag-awit ng lupang hinirang sa mga eskwelahan. Mamimigay ang opisina, ang National Historical Commission, ng mga tamang kanta, mga sipi ng tamang kanta ng lupang hinirang. Ronnie Azurin sa Pulse News 5. Ay dapat lang talaga na awitin ho ng tama yan. Eh, ano ba yun? 4/4 o kaya 2/4 yung marching tempo. Beat. Pero iba-iba ho kasi minsan yung ika nga yung kumukumpas dun sa harapan. Ha? Lalo sa mga eskulahan. Kung mabagal yung kumpas mo, mabagal din yung kanta. Eh, dapat gawin official na yung part ng lyrics yung Bayang Mag-iliw, ready, sing. Dapat yung first line dun. Oo, yan ang ginagawa eh. Panalo ho talaga ito. Maganda pero again, ito. No, Erwin, nagtataka na naman ako, paano naman natin ito i-enforce? Kasi, kunwari, may mga estudyante, nasagkamali sila sa flag ceremony, nakaganon, tamad, antok pa, ano, huhuliin na yon, di ba minors lang sila, so hindi sila pwede huliin. Or kunyari, sa loob ng sinehan. Kunyari, may kumakain doon ng popcorn habang ano, paano may polis, tapos huliin sila? Oh. So, paano to? Again, talo na naman. Talo yan. Buti ko, popcorn. Eh, minsan, Jollibee, chicken joy meal lang dalang. May spaghetti pa. Sorry, huwag ka maabala, tatayo ka pa kasi hawak may styro. So, paano ka naman mayiging makabayan? Talo, tama ka siyang talo. Paano ka mayiging makabayan? Yung mga kabataan, himuki mo maging makabayan. Kung yung mga politiko mismo, kinakawat ang kaba ng bayan. Hindi ba? Tapos kasurat kayo ng surat ng mga ganyang klaseng panukala. Eh, tingnan nyo muna yung mga katabi ninyo. Tama ka dyan, Mark. Sa tingin ko, tama na rin mahiya tayo na hindi tayo mismo hindi natin memorize or hindi natin makanta ng maigi, no? Kahihiyan na yon, no? Mahiya kayo sa sarili nyo. Pero I don't think kailangan natin silang huliin o dalhin pa sa jail na sobrang overcrowded na doon. Tapos, anong ginawa mo pare? Nakapatay kasi ako eh. Ikaw, anong ginawa mo? Mali yung kanta ko sa panghinira. Talo to. Yan. Misplaced purism kasi ito eh. Yun. Parang, okay, kung gusto talaga maging close to the original, tandaan nyo yung unang-unang lyrics ng national anthem natin ay sinulat sa Espanyol, Jose Palma. Kung tutuusin nyo, yung pinatugtog nung flag raising ceremony sa Kawit noon, 1898, ay walang lyrics yun. Musika lang yun. Musika lang yun. Nilapatan lang. Nilapatan lang yun. Ni Julian Felipe. Marcha Independencia Nacional by the Lord. It was not until a year after na pinublish sa dyaryong La Independencia yung lyrics na sinulat ni Jose Palma, isang dating katipunero na naging journalist. Ngayon, isipin nyo na, unang sinulat ito sa Kastila. Tapos nagkaroon pa ng English translation. Ngayon, Child of the Morning. Land of the Morning. Land of the Morning, Child of the Sun Returning, blah, blah, blah. Inabot to ba sa inyo yun? Tinuturo yung Kastilang lyrics. Kinikwento lang natang lola ko yun, lolo ko. Anyway, gano'n. Kasi kung magiging purist lang tayo sa issue na ito, bumalik tayo din sa Kastila. Yun.
Misplaced purism kasi ito eh. Tingin ko nga dapat baguhin yung huling lyrics ito eh. Ano? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kaya ang dami na mamatay eh. Oh. Diba? Kung tutitingnan nyo sa feng shui point of view, marami kailangan baguhin dyan. Napaka-negative. Eh. Ang makulong ng dahil sa'yo. Oh, yan. Yan. Pati kasama na rin 500 peso bill, diba? Ba't pa yung mga patay na bayani nilalagay natin dyan, mga pinatay? Nilalagay natin doon. Dapat yung mga nagwagi ng mga bayani. Oh. Parang may